Kaya sa ibang mga opisina, busy-busy sila, nag-decorate sila ng mga kanilang mga rooms, no? Yung ibang mga school, nag-decorate sila ng kanilang mga rooms, tapos after that, sila yung magpa-party-party. Yan ngayon ang ginagawa ngayon na halos, maski pala dito sa halahala, kay Dea, yung mga bata, ganun din, no? Kinakostuman sila, cute na bata, tulad yan, papostuman sila, no? Yung iba superhero, yung iba kagakatakot, tiyanak, no? Bata pa lang, meron ng sungay, no? May pakpak ng paniki, okay? Yung iba, cute, no? Okay. Ngayon, tingnan natin yung Halloween in light of the Bible. Ano ba ang sinasabi ng Bible sa Halloween? Okay? Ready na ba kayo? Matakot? Yes. Oo po, yes. Matakotin kayo ng tunay na salita ng Panginoon. Okay, yung binasa natin kanina, doon sabi doon, do not unequally yoke together with unbelievers for what? Fellowship with righteousness with unrighteousness and what? Communion. Communion with and light with darkness. Okay, magkaiba yun. Nakakita na ba kayo ng lugar na madilim at the same time maliwanag? Nakakita na ba kayo ng ganun? Wala akong ganun. Kasi kung hindi madilim, maliwanag. Di ba? Pag sinabi mong gabi, maliwanag ba yun? Madilim. Pag sinabi mong umaga, madilim ba yun? Okay. Separate sila, dalawa sila, bay. Ibig sabihin nung kung hindi siya 1-0, kung hindi siya maliwanag, madilim. Okay? Meron na konting pagkanag to solar eclipse. Medyo hindi maliwanag. Pero maliwanag pa rin yun. Nakakakita ka pa rin. Pag sinabing madilim, wala kang makikita. Parang ang bulag. Okay? Na-try nyo na yan. Nakapaglaro na kayo. Sana makapaglaro tayo ng ganon. No? Meron kang isang ganon. Tapos meron kang yung ulo ng donkey at saka yung buntot ng donkey. Tapos lalagyan ka ng piring, papaikutin ka ng lima, tapos ididikit mo ngayon yun. Tawanan na tawanan yun. Kasi hindi mo madikit na mahas. Kasi nga, wala ka nakikita. Nag-assume ka lang. Okay? Assuming. Nag-assume ba? Dito banda tong ulo. Dito banda tong ulo. Ina-assume mo lang. Pero hindi mo talaga alam kung tama o mali yung ginawa mo. Okay? Probably one day maglalaro tayo ng ganyan. Okay? Para lang may illustrate na ang taong bulag, hindi siya certain, hindi siya sure. Tama? Kasi ikaw ay bulag. Minsan, madadapa ka pa kasi hindi mo makikita yung dadaanan mo papunta doon sa pupuntahan mo. Okay? Ngayon, basahin natin ito sa Ephesians 6, 10 to 20. Okay? Magsasalit-salitan tayo. Mauuna ako, susunod kayo. Okay? Kukuha lang ako ng aking pangalawang mata. Yan, kuha na pala. Okay? Pangalawang mata ko ito. Okay? Okay, sabi dyan, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Kayo naman po, 11. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the ruler of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, having your loins girt with above with truth, and having on the breastplate of righteousness. And your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked.
and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Sabay-sabay tayo. For which I am an ambassador in bonds, that therein I may speak boldly as I ought to speak. Tayo po'y manalangin na. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa magandang umaga nito. Salamat, Panginoon, sa mga kaluluwa. Binago mo, Panginoon, sa inyong bahay sa bahay dito sa halaman. Salamat, Panginoon, sa paalala ng inyong mga salita. Kung paano namin, Panginoon, ititi, Panginoon, ang mga nangyayari, Panginoon, sa aming paligid, yung mga sineselebrate, Panginoon, ngayon ng mundo. Salamat, Panginoon, muli. Kayo pong mag-ingat sa amin, gabi kalabastor sa pag-uwi nila, Panginoon. Dalamin namin ang inyong pagpapala sa kanila. Ito po ang aming dalamin sa pangalan ng Panginoon Jesus sa amin. Amen. Okay. Okay, sabi dyan, finally, my brethren, si Apostle Paul po yung sumulat nito ng Ephesians. Now, sabi niyo dyan, no, pag sinabing finally, it's a... Pag sinabing... Ito na ang kawakasan ng aking pananata. Finally! Last one. Ibig sabihin, nandun na, binuod niya na dun. No? Yung kanya sinasabi. Finally! No? Kumbaga, conclusion na yun. Okay? Kaya sabi niya dyan, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Sabi dyan, maging malakas kayo sa Diyos, sa ating Panginoon, at sa kanyang kalakasan. Power of His might. No? But put on the whole armor of God. Isuot niyo daw ang buong baluti ng Diyos. Armor. Sino nakakita ng armor? Kalasab. Kalasab yan. Armor yan. No? Isa-isa natin yan mamaya. No? Sabi dyan. Put on the whole armor. Hindi sinabi doon, sige, magsuot ka lang ng helmet. Yung nakita na kayo yung talaga nagmumotor, yung tumatalon-talon ng motor, nakakita na kayo doon. Dirt bike, naka-full gear yun, di ba? Okay, pag nakita kayo na may helmet, merong jacket. Yung jacket nun, yung likod nun, may parang bakal yun, hindi ba alam yun? Meron yung parang plate dito. No? Kasi pagka tumaog ka, hindi masisira yung iyong back, yung likuran mo. Yung helmet nun, pag hinampas mo yun ng baso, hindi yun basta-basta masisira. Kasi matibay yun. Hindi yung gawang China. Hindi gawang China yun. No? Yung mga gawang China, yung mga ching-chang-chow, pag ginagawa mo, takwasan ka agad yun. Okay? Pero yung mga tunay na gawak niya, Italy, made in Italy, yun ay mga A1 standard na helmet. Yun ay pinangangarera. No? Pinangtatalon, dirt bike. Iba yung helmet nila, di ba? May mga ganun yan. Tapos meron pa yung goggles dito, di ba? Kasi yung mga puti, pwedeng tumama sa mata mo. Full armor yun. Jacket, yung pants. Okay? Yung mga pants yun, sa siko, meron mga shield. No? Yung helmet, yung gloves nung may mga shield dito sa mga buto mo, sa knuckles, no? Yung sapatos na napakamahal kasi ang gandang sapatos na yun. Pag sinuot mo yun, pak, ginaganon lang yun, parang pang-astronaut. Kasi ang tibay yun. Eh, bakit sila nakaganon? Para safe at hindi sila mamatay. Ganun din ang sinasabi dito ni Paul. Sabi dyan, suotin nyo daw yung buong baluti ng Diyos, yung buong armor ng Panginoon. Ano daw yung mga armor ng Panginoon? Okay? Kasi daw, ang kalaban daw natin, sabi dyan,
that ye may be able to stand against the wiles of the devils or the devil. Okay, meron daw tayong kalaban. Kaya kailangan mong magsuot ng armor, baluti. Okay, sabi daw dyan, and we wrestle not against flesh and blood. Yung kalaban natin, hindi nakikita. Paano ka mananalo doon? Hindi mo kita, di ba? Sinunto pa na, pak! Okay? Ano lang yun, ha? Pero yung kalaban talaga natin, hindi natin nakikita. Si Satan, hindi natin nakikita. Paano ngayon tayo mananalo? Sinasabi ng Panginoon. Okay, paano na yan. Okay? Sabi dyan, and against principalities, mga kapangyarihan, against powers, mga mas malalaking kapangyarihan, against the ruler of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Dito yung mga kapangyarihan. Okay? Wherefore, take unto you the whole armor of God. No? Isuot nyo. Take unto you. Kanina, put on. Ngayon, take. Okay? That ye may be able to withstand in the devil, in the evil day, and having done all to stand. Ba't kailangan natin tumayo? Okay? Nakakita na ba kayo na laban? Okay? Formadong-formado ka. No? Ay nakalimutan mo magsuot ng ano? Breastplate. Ano yung breastplate nilalagay dito? Eh, bakit mahalaga na meron kang shield? Pagka yung mga police, meron silang barrel. May barrel sila, tapos lalaban sila, meron silang Kevlar na jacket. Yung Kevlar, pag binaril mo, pang! Hindi tatagos yung bala. Masakit yung parang sinuntok ka lang nun, pang! Pero hindi tatagos yung bala kasi pag tumagos yung bala, tumama yun sa katawan mo. Okay, unang-una sa puso mo, sa lungs mo, patay ka pa rin. Okay? Ganon, no? Sinusuot yun ng mga polis. Yung Kevlar jacket. Okay, alam yung Kevlar. Sabi nyo niya, napaka bulletproof yun. Okay? Anong isda ang di tinatablan ng bala? Ha? Pating! Joke lang yan. Pero, niyakan natin doon na pag imbis na tumatagos yung bala, para lang yan siyang sinusuntok. Ibig sabihin, pag sinuntok ka, okay lang. Buhay ka pa rin, lalapang ka pa rin. Na, kunyari, napunta ka ngayon sa gera, wala kang suot na ganun. Kompleto ka. No? Unang laban, patay ka na kagad. Wala na. Goodbye ka na. Heavenly. Okay, gusto nyo bang ganun? Pagdating sa laban, lalaban kayo. Tapos unang-una pa lang tirada ng kalaban, ikaw na una yung namatay. Kasi weakling ka, hindi ka nagsuot ng baluti ng Panginoon or na iyong mga armor. Mutanti. Okay, sabi yan. Okay. Stand therefore, having your loins girt with the truth. No, kailangan mo ng belt. Ba't kailangan ng belt? Hindi mo ba daw? Kasi normally, ang belt, siya yung umahawak ng lahat ng iyong mga weapon. Yung sword mo, yung iyong arrow, yung gun. Yung gun, kung baril yun, yung iyong panaksa or sibay. Knife, di ba? Lahat yan, nakalagay yan dito sa belt mo. Kung wala kang belt, pagtakbo mo pa lang, wala na. Alam mo na kung anong mangyayari sa'yo, kahit nakahiya ka na. Di ba? Sabi dyan, no? Sabi dyan, having your loins girt with the truth. Yung ating daw parang belt ay ang katotohanan. Okay? And having on the breastplate of righteousness, yung ating breastplate ay ang ating katwiran. Righteousness. And your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Yung paa daw natin, dapat daw yan pag may labang ka naka combat boots, di ba? Kung lalaban ka, hindi ka nakasinelas. Pagka tinamaan yung paa mo, nako,
Aray ko, hindi ka na makaalaban ng maayos. Okay? Imagine mo maputol yung paa mo. Anong gagawin mo? Alaban ko rin ako, tapo na tao ako eh. Parang sa bibidas. Ano ka na? Disable ka na agad pag tinamaan yung paa mo. Okay? Sabi niya dyan. Above all, taking the shield of faith, meron daw tayong shield, yan ay ating pananampalataya. Okay? Pagka meron kang shield, di ba, mas matapang ka eh. Sige, tumira ka, meron akong shield. Matibay yung shield ko. Parang si, sino mayroon shield na, ano, super hero? Si Captain America. Di ba, by premium yung shield niya. Nabalik po, parang magnet. Pero ano lang yun, hindi yung totoo, walang ganun talaga. No? Okay, pero maganda, pag sa laban, meron pang shield. Okay? Ano pa? Wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. No? Yung kalaban daw natin, parang siyang sumisibat sa atin. Okay? Sibat or pinapaana tayo. Okay, iba-ibang mga pana. Okay? Ngayon, kung wala kang shield, anong gagawin mo? Ilag-ilag ka lang nga. Pinig muna tayo, okay? Ano ba? Saan na tayo? Shield of faith. Para hindi tayo tamaan. And take the helmet of salvation. Meron ba ang helmet? Okay? Kompleto ka dito sa baba. Wala kang helmet. Ang sombrero ka lang. Pag pinana ka, pag tinamaan ang utak, mapatay ka na agad. Okay, ano daw yung ating helmet? Ang ating kaligtasan. Alam natin, pag namatay tayo kahit anong mangyari, ligtas tayo kasi ang nagligtas sa atin ay ang ating Panginoon Jesus. Okay? The sword of the Spirit. Ano daw yung sword of the Spirit? Meron kang shield, meron kang breastplate, meron kang helmet, meron kang magandang sapatos. Pero, wala ka namang helmet! Espada! Hindi parang ilag ka lang ng ilag. Ganon pala ilag ka lang ng ilag. Hindi pala kang pang-atak. Kamao. Di ba? Ang pang-atak daw natin, sino daw? The sword of the Spirit which is the Word of God. Ang salita ng Panginoon. Okay? Nasaan na tayo? Okay, praying always with all power and supplication in the Spirit and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints and for me that utterance may be given unto me that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel and for which I am an ambassador in bonds that therein I may speak boldly as I ought to speak. Mamaya ako papaliwanag yan mamaya. Okay? Ngayon, tinitira ngayon tayo ng kalaban. Anong gagamitin niya? Shield. Okay? Number one, ang ginagamit niya ngayon ay ang Halloween. Okay? Okay, sabi dyan, the Halloween holiday was its roots in the ancient Celtic festival of Samhain. Okay, ang kakabasa niya ng Samhain. Yung Samhain. At pinag-alang mongs. Okay? A Gaelic word announced as Samhain. A pagan religious celebration to welcome the harvest of the end of summer and when people would light bonfires and wear costume toward of ghosts. Okay? Yan siya. Okay, balaan. Panoodin po natin, ano? Hello! 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 Wala akong internet. Ano ba sa mga ito? Internet. Kung saan siya? Okay, kung wala tayong internet,
cannot be. Okay, cannot be part 1 from 2. Okay? Papaliwanag ko na lang. Okay? Okay, yung mga Celtics, galing yan sa Europe. Alam niyo yung Europe? Di ba? Yung mga maputi. Okay, naniniwala sila. Itong Celtic. Okay? Naniniwala yan sila na mayroong panahon, no? May panahon, may oras na yung mga kaluluwa ay bumababa. Okay? Para sila ay ingatan at pagpalain. Okay? Yung oras daw na yun, yung oras na yun, ay panahon ng after ng kanilang pag-harvest. Ano yung harvest? Yung pag-ani at bago magtaglamig. Yung panahon na yun, ngayon, naglagay sila ng particular day, that's October 31. Tuwing October 31 daw, yung mga kaluluwa bumababa sa lupa. Hindi nang paniniwala nila. At yung mga kaluluwa nakikihaliglilo sa mga tao. Kaya sila nagsusuot ng mga costume para hindi nila maalaman kung sino yung tunay na tao at yung kaluluwa. Pinatakot nila yung kanilang mga sarili. Naikipag-fellowship sila sa mga kaluluwa. Meron lang kasimple. Kahit hindi yan, yan yung pinanggalingan ng Halloween. Ngayon, itong si Mother of Harlots, isang religion, napakalaking religion, ang tawag sa kanila ay Catholicism, in-acquire nila yung aral na yun. Kasi marami na yung gumagaya. No? Imbis na sabihin nila kung sila'y tamang religion, mali yan, ayaw yan ng Diyos. Ang ginawa nila, in-acquire nila kasi festive yun. Masaya, mga bata, ang cute, nagpa-party-party. Okay. Yung mga matatanda, masaya rin, nagbibigay ng mga candies. Trick or treat. Okay? Yung history ng trick or treat, napakabastos nun. Gano'ng kabastos? Yung mga nagtitrick or treat, pag hindi nyo kami binigyan, yung bahay nyo, ibabandalize namin. Yun yung history ng trick or treat. Okay? Ganun dati sa States. No? Para gusto mo kaming bigyan, dapat bigyan mo kami. Pag hindi mo kami binigyan, yung bahay mo, babatuhin namin ng mga itlog, ng mga paint, sisirain yung bahay mo. Ganun yung history ng trick or treat. Ngayon, pinababaw na lang nila, yung bata na lang. No? Pinahayaan yung mga bata, lumalaboy gabing-gabi na. Ngayon, may mga masamang elemento kumukuha ng bata. Yung bata, inaalay nila sa kanilang Diyos. Okay, sino kaya yung Diyos nila? Devil, Satan. Yan ang history ngayon ng Halloween. Ang ganda, di ba? Ang ganda ng history ng Halloween, di ba? Tama ba yun? Ngayon, sineselebrate na yan ang buong mundo. Hindi lang tayo. Okay? Optimus. Sino ang inaatake ng Halloween? Ang unang inaatake ng Halloween ay ang Diyos. Sabi dyan, it attacks God. Inaatake niya ang Panginoon. Attack to God. Okay, basahin natin sa Leviticus 19:31. Regard not them that have familiar spirit, neither seek after wizards, to be defiled by them. I am the Lord your God. Gusto ba ng Diyos na paglaruan natin ang mga familiar spirits, neither seek after wizard? Alam niyo yung wizard, mga lalaking witch. Para tayo ay may defile. Okay? Hindi lang yan, may mga laro, napaka-satanic. Alam niyo ba? Isa sa mga laro niyan, nilalaro niyo. Mobile Legends.
Anong meron sa Mobile Legends? Mga kalibang, di ba? Para kang minamagic, ang ganda-ganda ng laro. Kasi yung mga character doon, wizard, witch, mogul, di ba? Lahat lamang lupa. Bibihira lang yung tao doon. Meron mga tao, meron ding mga monsters. Diba? Kilala niyo yun eh. Parami. Minsan doon parang ang demonyo eh, diba? Parami. Yung ikot-ikot na gano'n. Balmon. Oo, diba? Alam niyo yun eh. Parang demon yun eh. Parami. Yung balmon na ano. Parami. Diba? Ang saya, diba? Nilalaro natin yun. Gusto ba ng Panginoon yun? Sabi niya dyan, no? Regard not them that have familiar spirits, neither seek after wizards, to be defiled by them, I am the Lord your God. Okay? Eh, sino ba kilala niyo pang wizards? Minsan pinakanood ba natin? No? Si Dr. Strange. Si Harry Potter. Sino pa mga kilala niyo? Si Lord of the Rings. Si Adrien. Ang dami. Meron pa sa X-Men, si Devil yun, tapos nag-oblinter, nawawala. Anong pangalan nun? Yung kulay itim? Si Nightcrawler? Demonyo yun eh. Di ba? Pero superhero ngayon sila. Ayaw ng Panginoon doon. At yun ngayon, yung ginagaya ng halos ng mga nag-Halloween. Demon, witchcraft, no? Kung nakita ka ng Halloween, anong makikita mo? Witch. Tapos meron kang jack-o'-lantern. Yung nakakatakot na pumpkin na mukha na nilagyan ng lantern. Eh, makakita ka nun. Kung hindi mo alam yun eh, matatakot ka eh. Di ba? Eh, alam mo ngayon, kasi jack, alam mo, jack-o'-lantern lang yun. Yeah. Leviticus 26. And the soul that turneth after such as have familiar spirit and after wizard to go a-whoring after them, I will even set my face against that soul and will cut him off from among his people. Ayaw ng Diyos doon. Ibig sabihin nun, cut him off among his people. Papatayin ng Diyos yung lahat ng mga gumagawa nun. Ay, dami na natin patay. Mabuti na lang ang Diyos. No? Pero ayaw ng Diyos sa kasalanan na yun. Okay? Leviticus 20:27, a man also or a woman that had a familiar spirit, okay, mga naglalaro ng mga spirit of the glass, spirit of the coin, ano pa yung mga nilalaro natin? Gusto natin laruin. Merong isang laro sa ano yung puro monster, yung card. Yung black card. Yung muna dapat makuha mo muna land. Tapos meron pa ng mga monsters na makukuha doon. Iba-iba. Pag nakapaglaro kayo dyan, iwasan nyo na. Okay? Ano pa yung mga laro na nilalaro ng ano, katatakutan? Spirit of the Glass. Bloody Mary. Yung meron pa yung gano'n, ano, coin. Ouija board. Ang dami mga bagay na gustong ipalaro sa atin. Gusto na ipa-celebrate sa atin para tayo ay lumayo sa Diyos kasi inaatake nun ang Panginoon. Direct yan, inaatake ang Panginoon. Gusto nyo ba sumama pa doon? Okay? Sabi doon, sa Deuteronomy 18:9-12, when thou art come into the land which the Lord thy God giveth thee, thou shalt not learn to do after the abomination of those nations. There shall not be found among you any one that maketh his son or his daughter to pass through fire, or that useth divination, or observer of time, or an enchanter, or a witch, or a charmer,
or a consulter with familiar spirit, or a wizard, or a necromancer, for all that do these things are an abomination unto the Lord. And because of this abomination, the Lord thy God that drive them out from among thee. Ang linaw niya. Okay? Isisay natin to. Pass through, sabi dyan, yung mga magulang daw, yung mga anak nila, pinapadaan sa apoy. Ano mangyayari pag yung anak mo pinadaan sa apoy? Patay yun, sunog, inaalay nila. Sad to say, yung mga magulang, dinadala yung mga anak nila sa Halloween party para nilang inaalay sa demonyo yung anak nila. Okay. Itira ako na kalaban kasi sinasabi ko yung totoo. Diba? Gusto nyo ba yung mga anak nyo papadaanin nyo sa apoy? Iaalay nyo sa kalaban? No. Kaya hindi natin gusto yung Halloween. Kung tayo yung mga Kristiyano, tinanggap natin ang Panginoon, sinabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, yung Halloween direct na inaatake ang ating Diyos. Okay? Sabi dyan, or used divination. Alam mo yung divinations? Alam niyo kung ano yan? Mga enchanters? Magic? No? Pero tinitrick lang naman tayo. Okay? Yung mga nagpapa-albularyo? No? Nagkasakit lang yung anak, ay may pilay yung lahat, tapos gagal ka. Mag-ano lang ng tatawasin, mag-ano lang ng kandila, tapos magtutulog. Ayan yung naka-ano sa anak mo. Demon. Ayan yung naka- eh siyempre magtutuloy yung kandila at magpo-form yun na kahit na ano. Ayan, tapos may gaganunin ng ano yun, no? Tapos lalagay niya ng lava yun, no? Tapos lalagay niya dinigit sa ano mo. Oh, yeah. Ayaw namin dyan kasi dyan ay divination. An observer of time, mga mahilig sa horoscope, ang pinakamagandang kulay sa araw na ito ay horoscope. Kung ang birthday mo ay September 28, at ang ganito, ang magiging mga kaibigan mo ay nakapulay pula. Niloloko ka nun! Okay? Observer of time. Sa araw na ito, dapat hindi ka lalabas. Pag lumabas ka, mababasa ka kasi uulan. Naloloko tayo nun. Huwag tayong maniniwala dun. Okay? Ano ba? An enchanter. Alam niyo mga enchanter, no? Mga fairy godmother. Ano, nakikita niyo mga fairy godmother sa mga fairy tales. Normally, sila ay mga ano sila? Superpowers. Superpowers. Cinderella. Nagiging maganda yung damit. Paggabi. Okay, niloloko tayo. Ini-enchant tayo. Witch. Mga enchanters. Alakasam, alakasum. Open sesame. Boom, open sesame. Enchantment yan. Okay? Kala nila, ang gaganda, ang saya. Ang galing ni Frozen. Napapa-froze niya yung ano. Let go. Ang galing ni Coco, kumanta. Coco Martin pala. Hindi pala si Coco. Ano ba rin niya ba yun, yung Coco? Diba? Demonyong-demonyo po yun. Yung lugar na sinasabi doon, yun ay purgatorio. Pwede kang pumunta sa langit, pwede kang pumunta sa impyerno. Pag namatay ka, doon ka lang. Tapos pag tuwing December 31, bumabalik din yung inyong spirit pareho doon sa sinabi ng history ng Halloween. Okay?
witch. Okay? Kinikilala niyo witch? Si Sabrina, the teenage witch. Si Wednesday, witch yun. Wednesday Adams. Si Wednesday Adams. Witch yun. Inaano natin sila, ang galing talaga ni Wednesday. Ang cute ni Wednesday. Kulitin yung buong ano. Yung eyeliner. Ang pag tao na gusto mo, itim yung ilalim ng mata mo, itim na itim. Tapos na gusto mo, lahat suot mo palagi itim. Sino gusto ng ganun? Ikaw makatrupang itim. Okay? Gusto niyo yung ganun? Tapos napakapil ng mukha mo na hindi ka man lamang tumatawa. Ano ba? Saya-saya na. Green. Alam niyo yung ganun, di ba? Totoo yan, di ba? Hindi tayo nagbolo mo dito. Or a charmer, or a consorter with familiar spirit. Palagi, ano ba yung familiar spirit? Okay? Ang demonyo, nandito lang palagi yan lahat. Kahit saan ka pumunta, may demonyo. Kasi one-third ng angels ay nag-rebel sa Panginoon at sumama sa kanya. One-third, idami nun. Okay? Ay, naku, nakakatawa ko dati daw dito. Sinasabi, haunted house daw to eh. Alam niyo ba yun? Opo, sabi ko niya. Sabi dito, haunted house daw to. Eh, nasa yung pierka dito. Actually, lahat nasaan yun. At sila ay familiar. Pag sinabi familiar, alam nila kung anong nangyayari dun sa lugar na yun. Kung ikaw ay natatakot, lalo ka niyang tatakutin. Tinatakot ng sarili. Si dati, tinatakot dito si dati. Pero natatakot ba si dati? Sabi, namaya, maano natin yun? Ano daw yung mas makapangyarihan? Yung nasa atin? Nasa atin o yung nasa labas? Tingnan natin. Yan yung ating mga panlaban dyan. Okay? Courage. Kahit na ano pa magpakita sa iyo, mas makapangyarihan yung nasa iyo kesa yung nasa labas. Tandaan niyo yan. Okay? Necromancer, alam niyo yan? Nagbubuhay ng mga patay. Ngayon, lalo yan sa mga palabas. Zombie. Mga ganun. All of us are dead. Ano mga zombie, all of us are dead. Nanonood tayo nun, all of us are dead. Hindi nyo alam. Binenecromance kayo. Tinatakot kayo. Ngayon, pag nabatay lang yung ilang, takot ka na kagal. Kasi tinakot kayo nun. Okay? Pag malalaki na kayo, ay hindi na ka natatakot yan. Ngayon, nagiging parang shallow na sa inyo. Ay, hindi yan totoo. Pero totoo yun, ginagawa yun ng demonyo. Pabaliktad naman si extreme to extreme. Nung bata ka, takot na takot ka. Nung tumanda ka, hindi ka na natakot. Wala ka ng pakialam. Pero tayo mga Kristiyano, alam natin paano ang mundo niloloko. At yan ay atake sa ating Diyos. Tandaan nyo, ina-atake niya ng ating Diyos. Okay, malinaw na ba? Okay. Inatake ba ng Halloween ng Diyos? Okay. Yes, atake yan sa Panginoon. Ngayon, ano pa yung ina-atake niya? Yung pamilya. Okay, dyan. Sa Genesis 3:1, gaano umatake ang kalaban? Sabi dito, now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, ye, had God said, ye shall not eat of every tree of the garden? Ang galing niyang gumawa siya ng katanungan at dinituwis niya yung salita ng Panginoon. Okay, kung si Satan, sabi niya, serpent, yan ang kanyang description, ginamit niya yan kasi napakatalino nun na hayop. Okay. Kung si Satan nagpakita doon, may sungay, merong pork na malaki, yung trident, tapos meron siyang paniki na, tapos ang itim-itim ng mukha niya. Tatingin niyo, ang gagawin ni Eve? I'm scared. Pero nagpakita siya as a mabait na hayop, serpent. Ahas. Okay?
Yung ahas na, nung panahon siguro niyo, napaka-cute ng ahas niya. Kasi pag nakita-kita ka ng ahas, hindi lang cute, a-cute eh. Nakata-cute. Ahas ng ipaan. Nung nagpakita kay Eve yung ahas, napaka-subtle niya, napaka-bait. Siguro nung napaka-cute, cute. Ganun. Ngayon, ginagamit ng kalaban ang mga bata para yung mga magulang, kasi yung bata, hindi naman yung pupunta ng Halloween party na sila lang. Kasama sino nun? Parents. Yung magulang na nag-encourage para bilan pa ng damit yung bata. Kasi napakasaya ng party ng Halloween. May Halloween party pa tayo? Opo. This attack to the family. Ang unang pamilya inatake ni Satan. Subtle way. Ibig sabihin ng subtle, hindi mo makakalata. Isa lamang siyang magandang party. Hindi mo siya maalata. Nagawa pala ni Satan yung party na yun. Para ikaw ay sabi dyan, then I will set my face against that man and against his family. Sabi ko ng Panginoon. And will cut him off and all that go offering after him to commit whoredom with Molech from among their people. Si Molech po ay isang Diyos-Diyosan. Ang ginagawa ng mga tao para pagpalain siya, inaalay niya yung kanilang mga anak. Yan yung kaninang isa pang point ko, di ba? Inaalay means mismo ng mga magulang indirectly or directly yung kanilang mga anak sa mga demonyo pag pinapapunta yan sa mga Halloween parties. So yung sige ng Halloween. Deuteronomy 29:18, lest there should be among you men or women or family or tribe whose heart turneth away this day from the Lord our God to go and serve the gods of this nation, lest there should be among you a root that beareth God and mourn you. Okay, sabi dyan, pagka gusto nyo yan, parang sinasama nyo lahat, men, women, family, yung buong tribo, ganyan ang ginagawa ngayon ng Halloween sa atin. Sama-sama, pamilya. Sama-sama. Anong ginagawa? Nagpa-party. Nagsusuot ng kakaiba. Paano, Kuya Jis, pag superhero lang naman alam mo? Nakisali ka pa rin, superhero mga alam. Kasi yung mga superhero ngayon, that's abomination din. Yung si Batman, gusto mo bang tao na bat? Si Spider-Man, tao na spider? Gusto mo ng Panginoon yun? Ang tao ay tao, binigyan tayo ng distinction ng Panginoon sa tao at hayop. Binigyan tayo ng authority sa mga hayop. Sad to say, no? Ganun pala yun. Gusto mo Wolverine? Tao na pusang gala? Yun ang Wolverine. Super naman. Yun naman, inaano niya yung kapangyarihan ng Diyos. Wala namang taong ganun eh. Diyos lamang ang mas makapangyarihan. Wala na ibang taong makapangyarihan pa sa Diyos. Okay? Yan ay direct na atake saan? Sa ating pamilya. Atake sa Diyos, atake sa pamilya. Pangatlo, sino pa yung inaatake niya? Individual. Personal, tayo. Okay, basahin natin sa Matthew 6:22-23. The light of the body is the eyes. Therefore, thine eyes be single, thy whole body shall be full of light. Ibig sabihin din ng singularity, nakafocus ka lang. Okay? But if thine eyes be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness? Kung ano yung pinipid mo,
Kaya sabi daw dyan, the eyes is the window to your soul. Anong pinipid mo sa mata mo? Mga gandang bagay ba? Hindi, Korean Abela. Imbis na babasaan ng Bible, umaattend ka ng tulad nito. Masarap bang umaattend sa tulad nito? Pinaka-boring naman yun ni Brother James. Lalo nang maatpanan mo na kung yan, malay ko pakalam ko dyan sa sinasabi niya. Okay. Ang salita ng Panginoon, sabi daw dyan, quick and powerful, sharper than any two-edged sword. Okay? Makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon ay buhay. Tumitingo daw yan sa puso natin. Okay? Pag hindi na tumitingo yan, ibig sabihin yung puso mo kalos. Ano yung kalos heart? Makalyo yung puso. Pag may kalyo ka na, di ba pa nangigitara ka? Makalyo ka na dito? Sabi, kahit na ano yun. Lalaan ang nararamdaman. Okay? Pero ang maganda sabi ng Diyos, yung puso natin ginawa niyang heart of flesh. Buhay. Kung buhay yan, pag pumapasok yung salita ng Panginoon, tumitiin mo yan sa atin. Okay? Sabi dyan, and when, sa Matthew 14:26, and when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, it is a spirit, and they cried out for fear. Kita niyo yung mga disciples, mga fishermen yun, malalaking mga mama yun. Pero, natakot sila na nakita nila ang Panginoong Jesus naglalakad sa tubig. Ay! Ay! Mumu! Ang lalaki na katawan doon. Disciples yun eh. Mga mama yun. Pero natakot sila, sabi dyan, no? Cried out for fear. Sa sobrang takot nila, sila'y nagsisigaw. Yung cried dito, hindi umiyak ha. So, ang meaning ng cry, pang web, yung umiiyak. No? Yung cried out loud. Cried out loud. Yung sabi, sumisigaw pa lang. Ah! Ito, sobrang takot. Ganyan ang ginagawa sa atin ng Halloween. Kinatakot tayo mula nung tayo'y bata pa. Pag yung takot na yan nag-build up hanggang sa lumaki ka, lagi ka nalang takot. Takot ako sa dilim. Meron akong fear of darkness. Fear of enclosurement. Fear of destruction. Fear of ano? Di ba? Marami tayong fear. Okay? Kasi nabibuild up yun nung bata tayo, nanood tayo ng monsters. Yung monsters, napaka-demonic nun. No? Yung monsters, hindi ka na matatakot. Hindi ka na matatakot sa demonyo. Yun naman ang ginagawa niya. Ini-extreme naman niya. Ay, hindi na ako takot dyan. Wala lang sa akin yan. Pero gumagawa yung demonyo. Ganyan paraan. Maraming mga kabataan ngayon, nag-umpisa sa ganyan, nag-build up. No? Ang ginagawa nila, naglalaslas. Bakit sila naglalaslas? Sa Bible, merong isang instance, ang Panginoon ay nagpalaya ng masamang spirito sa isang tao. Yung isang tao na yun, naglalaslas siya, sinusugatan niya yung sarili niya. Pag meron kayong mga classmate, naglalaslas niya. Nako, isang pangitay na yun, na sinasapian na yun ng masamang spirito. Tandaan niyo yan. Nagbibitay, gusto magpakamatay. Okay? Pagka meron kayong classmate na ganun ako, pag-pray nyo na, pag Panginoon, sana makausap ko ito, ma-share ko yung gospel sa kanya. Kung ano yung natanggap ko, gusto kong matanggap din. Gusto ko siyang maligtas. Okay? Tumawag na kayo. Pag hindi nyo kaya, tumawag kayo ng mas spiritual sa inyo, mas ahead sa inyo, mas senior sa inyo. Pwede yung tawagin si Pastor, si Brother James, si Ate Jamie, si Nanay Joan, yung mga nandito, si Sis Mehan, okay? Si Kuya Stephen, Kuya DM, okay? Sabihin, huwag niyong itago. Pag kayo mismo, nakakadama niyan, magsabi kayo sa mga mas nakatanda sa inyo. Okay? Mga na...
na-oppress or minsan na-de-depress. Okay? Parang gusto mo, wala nang kwenta ang buhay na kung nilalaro na kalaban ang iyong pag-iisip. Okay? Huwag kayong tatahimik lang. Sabihin niyo yan sa mga mas nakakatanda sa inyo para kayo ay matulungan. Okay? Hindi lang yan, no? Ang gawa ng kalaban. Minsan, physical. No? Matanda, manliligaw sa iyo, bata. Okay? Magsabi kayo sa mga nakakatanda, ay kung nililigawan po ako ng balito, para maprotektahan kayo. Okay? Mayroon mga ganyan. Hindi lang physical, hindi lang spiritual, physical din. Okay? Lolo ko huwag kayo. Pagka mga bata pa kayo, magpatuloy lang kayo sa Panginoon. Panalangin nyo yung mga mapapangasawa nyo. Kung yan ay sila nga, salamat sa Panginoon kung sila nga. At palaki, palaguin pa inyong pananampalataya. Yung relasyon mo sa Diyos, mas maayos. Yung relasyon mo horizontal, mas maayos. Tandaan nyo yan. Pag maganda ang relasyon mo sa Diyos, tumusunod yung relasyon mo horizontal. Sa iyong magulang, sa iyong kapatid, sa iyong mga kaibigan, sa iyong mapapangasawa. Hindi natin pinagbabawal yun. Kasi normal na feeling yun. Pero dapat yan ay iniingatan. Okay? Mahal namin kayo lahat. Ayaw namin mangyari sa inyo yung hindi dapat mangyari sa inyo. Okay? Tandaan niyo po yan. Okay, 1 Peter 5:8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, is a roaring lion, walking about, seeking whom he may devour. Para siyang leon. Okay, ang leon nakakaamoy yun ng fear. Pag natakot ka, di ba? Kunyari may aso. No? Kakao ng pansay. Si Kuya Esi, hindi natatakot sa aso eh. Kasi alam niya yung gagawin niya. Kasi pag ikaw takot ka sa aso, gagawin. Yung aso na lang! Gagawin din talalo. Nakakasend siya ng fear. Pero yung aso, kumuha ka ng isang bato or something, pamalo. Sige, lumapit ka dito. Kasi may takbo agad yun. Kasi takot yun. Ganun din daw yung ating kalaban. Sabi dyan, be sober. Ano yung sabihin na sober? Hindi lasing. Hindi ka tulog. Alam niyo mga lasing, parang tutulog-tulog. Okay lang ako. Ganyan yung mga lasing, di ba? Nakikita na kayo lasing? Nasuray-suray sa daan. Okay? Yung lasing ba, pag nakipagtuntukan yun, mananalo yun, tatingin nyo? Hindi. Isang suntok lang doon, tulog na yun. Bagsak. Okay? Sober ka dapat. Dapat ikaw ay gising, hindi ka lasing. Be vigilant. Ikaw ay mapagmatsyag. Alam mo kung anong nangyayari sa'yo, hindi yung naka-headset kang gano'n, hindi mo alam. Din-hold up ka na pala, inudukot na pala yung cellphone mo. Saan mo man lang inilagay yung cellphone mo? Para kang anto ka pa sa pansitan. Sober ka, dapat vigilant ka. Alam mo kung anong nangyayari. Minsan palagi mahilig sa headset. Hindi mo na alam kung anong nangyayari sa paligid mo. Hindi mo na alam, mayroon pala paparating sa'yo malaking bus or sasakyan. Babanggain ka na. Kasi hindi mo narinig. Okay, maging sober ka, vigilant. Because your adversary, the devil, para siyang leon. No? Umaatungan, naghihintay na ikaw ay i-devour, kainin. Breakfast. May breakfast yung ganun, lunch at saka dinner pa. Alan Jay. No? Nanalo ba tayo doon? Sabi dyan sa John 4:4, paano doon tayo mananalo? Hindi pa pala dyan, mamaya. The thief cometh not but for steal, to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Nung kalaban daw natin, parang magnanakaw.
Mupunta daw siya doon. Meron pa magana ako, nagbigay sa inyo ng cake. Ay, magnanakaw ako, bibigyan ko sila lang. Walang ganun! Nung magnanakaw, ang magnanakaw, pumunta yun to steal para ikaw ay kuwanan. To kill yung iba, mamamatay tao. And to destroy, parang ikaw ay sirain. May nanonood. Okay? Pero sabi ng Panginoon, I am come that they might have life. Baliktad. Ang Panginoon pumunta dito para bigyan tayo ng buhay and that they might have it more abundantly. Masaga ng buhay. Okay? Hindi tayo magiging mayaman lahat, ha? Okay? Yung buhay na walang hanggan pa lang, masagana na tayo. Pero masasagana pa tayo kung tayo ay lalapit sa kanyang kalooban. Okay? Kakaintindihan. Paano natin lalabanan? Counter attack! Okay? Kung a-attake yan sa atin, ang Halloween, a-attake sa atin, a-attake sa ating Diyos, a-attake sa ating pamilya, a-attake sa atin individually, na-attake tayo. Anong kapanlaban natin? Sabi niyan sa Ephesians 5:11, I have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Sasabihan ko sila, meron kami sa Facebook, meron kami mga nilagay doon ng mga verses, mga memes, no, na lumalaban sa Halloween. Sinasabihan ngayon namin ang buong mundo. Yan ay pamumuno, sa pamumuno ni Pastor Luis. Salamat sa Panginoon. Naisip niyo yun. Sinasabi namin doon na ang Halloween ay hindi para sa mga Kristiyano. Ito ay gawa ng kalaban at hindi dapat ito ginagawa ng mga taong may takot sa Diyos. Okay? Sabi niya, Leviticus 26, and the soul that turneth after such as have familiar spirit and after wizards and go a-whoring after them, I will even set my face against him. Kanina pa ito, no? Yung 1 Corinthians 10:10, sabi niya, 21. But I say, that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils. Lahat daw ng mga sakripisyo na hindi sinasacrifice para sa Diyos, lahat yan ay sakripisyo papunta sa devil. Yung mga nag-Halloween, sino ang sinasakripisyoan nila? Ang kalaban. Sabi dyan, and not to God, and I would not that ye should have fellowship with devils. Ye cannot drink the cup of the Lord and the cup of devils. Ye cannot be partakers of the Lord's table and of the table of the devils. Okay? Huwag tayong maging balimbing. Pag nasa church tayo, okay, nasa church ako. Pag nasa labas na tayo, wala. Party-party na, ha? Party-party. Okay? Ganyan ang ginagawa ng iba. Huwag sana tayo maging. Tumayo tayo para sa Panginoon. Sabi dyan sa Psalms 101:3, I will set no wicked things before mine eyes. I hate the work of them that turn aside. I shall not cleave to them. Ganda ng verse, memory verse na yan. Psalms 101:3. I will set no wicked things before my eyes. I hate the work of them that turn aside. I shall not cleave to them. Alam namin lahat yung mga verse na yan. John 4:4, ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. Nung tinanggap natin ng Panginoon, ang banal na Espiritu ay nanahan sa atin. Ang Diyos ay nanahan sa atin. Sino pang lalaban sa atin? If God is with us, who can be against us? Kung ang Diyos ay nasa atin, sino pa ang lalaban sa atin? Bakit tayo matatakot? Bakit tayo magpapatalo? Bakit tayo susunod? Okay? Pag nagtrabaho na kayo, mga boss nyo, utusan kayo, yan ay, mag-ano tayo dito, decorate tayo ng Halloween. Anong gagawin nyo? Boss mo nagsabi nyo. Minsan may ari pa. Paano yun? Boss, hindi po ako naniniwala dyan. Alam ko po ang sinasabi ng aking pananampalataya kung ito dyan. Kailangan mong tunay. Teacher mo, inutusan ka.
Drea, drawing mo to, yung umakatakot ang mukha. Para sa Halloween ko. Ang sasabihin mo, ay sige ma'am, yung grades ko ma'am. Ganun ba? Hindi. Sabihin mo, ma'am, hindi po ako nagpa-participate sa Halloween. Kailangan natin gawin. Kasi alam natin, yan ay atake sa Diyos, atake sa pamilya, at atake sa ating mga sarili. Okay? Sabi niyan, ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you, that is He that is in the world. Mas makapangyarihan yung banal na spirito na nasa atin kaysa sa kalaban na nasa sa likod. Okay. Put on the whole armor of God. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the ruler of the darkness of this world, against spiritual wicknesses in high places. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to stand in the evil days. And having done all to stand, stand therefore, having your loins girded with above with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, where ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation, the sword of the Spirit, which is the Word of God. Yung tabak daw natin, yung ating sword, ay ang salita ng Diyos. Praying always with all prayer and supplication in spirit. Tayo'y manalangin. Okay? Sabi dyan, sino daw papanalangin? Watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Ipapanalangin natin yung ating sarili. Ipapanalangin natin yung ating mga kapatid. Kasi yung iba dyan, mahihina. Madaling maano. Mag-Halloween ako ngayon eh. Yung matin sa ano, ma'am. Mag-church eh ako, mag-church. May Halloween party kami. Nasabihin mo sa akin, talaga? Na-celebrate mo yan? Di-discourage mo siya doon. Hakatakin mo siya papunta sa life. Okay? And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly, make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in bonds, that therein I may speak boldly as I hope to speak. Okay, bakit daw kailangan natin malaman? Aranjay kung ako. Bakit daw kailangan natin malaman na ayaw natin sa Halloween? Kasi yung Halloween, inaatake rin ng ating gospel. Ang kaligtasan ng Panginoon. Ngayon, gamitin natin, i-twist natin. Alam niyo yung ano? Martial arts na jiu-jitsu. Alam niyo yung jiu-jitsu? Ginagamit mo yung pwersa ng kalaban para sa kanyang sarili. Okay, kunyari, atakin ka niya, gagamitin mo yung pwersa niya. Okay, ganun din ang gagawin natin. Gagamitin niya ang Halloween ngayon. Yung Halloween, tineselebrate ngayon, ipakilala natin si Kristo. Sabihin natin na yan ay maliit at merong kaligtasan na tunay na makakapag-iba o makakapag-ligtas sa atin, which is ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Itandaan po natin yung tinanggap natin. Ano ba tinanggap natin? Buhay na wala namin. Okay? Po. Hindi na ba dito yung ligtas na? Hindi ito manggap ng buhay na wala namin. Salamat sa Panginoon. Ngayon, may isama ba tayo sa mga party-party ng Halloween? Hindi. Yes. Atake yan sa Diyos, atake yan sa pamilya ng Diyos, at atake yan sa ating kapasarili. Bilang anak ng Diyos. Okay. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall be also reaped. Yan ay sabi ng Galatians 6. Ano ba ako? Galatians 6, 7. Hindi ako magkakamot. Be not deceived. Huwag kang ma... Ano ba yung deceived?
maloko. Ang Diyos ay hindi nangloloko. Hindi mo rin maloloko ang Diyos. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Kung ano ang iyong tinanim, magparty-party ka dyan, yun din yung aanihin mo. Kung tumayo ka sa Panginoon, yun ang aanihin mo. Sabi mo. Okay? Kakaintindihan? Yes. Okay, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po ulit, Panginoon, sa paalala ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, nakita namin po ano ng history nito, Halloween. Kung saan ito galing, ito'y pagsamba sa mga demonyo. Ama, salamat, Panginoon, nalaman namin sa inyong mga salita kung paano yung tinatayuan, Panginoon, ng celebration na ito, ng salito. Dalangin namin, Ama, bigay mo kami ng boldness na tumayo, maging sober, magkaroon ng courage, Panginoon. Sabihin, Panginoon, sa mga tao na ito. Ganon din, Panginoon, kung kami, Panginoon, ay nahulog, Panginoon, naloko sa ganitong gawain, mihingi kami, Panginoon, ng kapatawaran sa inyo. Baguhin niyo kami, Panginoon. Linisin, Panginoon, yung kalangin ko. Ganon din, Panginoon, bigyan niyo kami boldness, Panginoon, sa bibig, mabuhin balita ng kaligtasan sa iba para sila, Panginoon, magkaroon ng spiritual discernment, Panginoon, makita nila na ito yung mali. Salamat po, Panginoon, sa paalala mo. Hindi kami maliligaw. Hindi kami maluloko, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na kayo ay hindi namin maluloko. Kung ano, Panginoon, ang ginawa namin, yun, Panginoon, ang aming aamin. Salamat po muli sa inyong mga salita. Ingatan kami, Panginoon, sa pagsamantalang pag-iwa-iwalay. Ganun din, Panginoon, sa mga merienda na namin na tatanggapin sa bigay ang kalakasan ko sa amin. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.